Good morning, everyone! Ito na naman si Sabel. Today, si Babla ko yung ulam namin. Tara, tignan natin kung anong malimito. And ito na, ang lulutuin ko ngayon is chicken curry. And these are our ingredients. Ingredient, chicken. And then, we have onions, garlic, ginger, tomatoes, and lalagyan ko ng corn, carrots. Instead of potatoes, gagamitin ko is Japanese yam. We have eggplants, bell pepper. I use red and yellow, and I'm going to put beets and one green vegetables, and of course the coconut milk and curry paste. So those are our ingredients, and now we're going to start cooking. Start na tayo magluto, and nilagay na natin ang garlic, then ito na yung onions. Then we'll open up the water. Okay, so we can put it in the water to cover the water and then wait for 5 minutes. Hanggang sa lumimbot ang manok. Okay. So, pag-cover muna natin ito hanggang sa lumimbot yung manok, then tsaka natin nilalagay itong mga other ingredients, okay? Corn, ilalagay na rin natin kasi medyo matagal ito. Kasi kung sige na yung connection ng pressure cooker kasi medyo late na. Ayan, ginamitin ko na siya ng pressure cooker kasi para madali na maluto. Okay, let's wait for a couple of minutes, then maybe 10 minutes and malambot na yung chicken natin. And wait lang natin. Okay na yung chicken natin, malambot na pero mainit pa and hindi pa natin pwedeng buksan. Kaya wait na lang natin na mag-lower yung part na to. And okay na, at pwede na natin siyang buksan at ilalagay yung mga other ingredients. So, okay na siya, may bumaba na to, kaya pwede na natin buksan, safe na siya. Okay. And malambot na yung kanya, so we're going to transfer to sa water nila, and i-transfer na siya dito. Lalagyan na natin yung curry paste. Hindi na ako naglalagay ng asin kasi medyo ito, medyo salty na siya sa loob. Ito lang muna. Cover lang natin ulit. And wait for a couple of minutes. Malambot na yung chicken natin and corn. Mabilis lang kasi ginamitan natin ang pressure cooker. Lalagyan na rin natin ang carrots.
Tsaka yung Japanese yung para lumambot ng pahuli na lang natin yung mga gulay-gulay. Wait lang natin na pumula and lulagyan na natin yung mga gulay and then pwede natin kumain. Na siya and lalagyan natin ng a pinch of sugar and black pepper. Optional lang naman yung sugar kung gusto nyo na medyo matamis. Ayan. And then, pwede na natin ilagay yung vegetables. And ito, lumapot na yung ano, lumapot na yung sabaw niya. Hindi tayo nilalagay ng cornstarch. Curry paste lang yan, kaya lumapot siya. Cover muna natin sa maluto yung mga gulay dyan. Wait lang natin na lumambot and then ilalagay natin yung green vegetables at yung gata. Ito na lang yung last ingredients na ilalagay natin. Okay na. Kain na na. So, ito na. Ilalagay na natin yung green vegetables natin. Last na lang yung vegetables na ilalagay natin. Okay, cover muna natin and wait 3 minutes and lalagyan na natin yung gata. And guys, ito ready na. Lalagyan na natin ang coconut milk. Sarap ng amoy. Mix na ng panko and then tula ng panko and then ready. So guys, okay na, na-turn off ko na yung stove. Then I'm going to show you my chicken curry. Ayan na, luto na siya and tignan nyo, napaka-colorful ng ating chicken curry. Own recipe ko yan, kaya nilagyan ko na kung ano-anong gulay para maganda tingnan at mas masarap and more healthy. Tara na, kainan na. So, ito na, ready na ang lunch namin. Ayan, kainan na. And ito na yung aking finished product and it's good with rice. So, kainan na tayo, lunch na. Hope you like my recipe. Please like, subscribe, and thank you for watching. Bye!